how I grow my channel from 0 to 5,000 subscribers. Hello, it's me again, Ferdinand Zapata, at welcome po muli sa aking munting channel. Andito na naman po ako para magbahagi sa inyo ng ilang tips on how to grow our channel from 0 to 5,000. Alam kong nanonood ka ngayon dahil gusto mong malaman kung anong ginawa ko, kung bakit ko na-achieve yung 5,000 subscribers. Bago ko tayo magpatuloy, ipakiklik lamang po ang subscribe, like, share at bell button para maging updated kayo or para ma-notify kayo sa mga susunod po pang ilalabas na video dito sa aking munting channel. Alam kong marami sa atin ang naiinggit sa mga YouTubers na malaki na ang income dahil sa pag-YouTube. Marami sa atin ang nawapa sana all. Kapag meron tayong nakikitang nagpo-post ng kanilang monthly revenues. Dahil dyan, alam kong lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng malaking number of subscribers to watch our videos sa ating mga channel. Ano ba ang mga dapat nating gawin? Like all successful YouTubers, sila ay nagdaan din sa mga mahihirap na sitwasyon, ang mag-ipon ng subscribers at saka ng watch hours. As for me, ang pagkakaroon ng 5,000 subscribers ay tinuturing kong isang milagro dito sa mundo ng YouTube. Why? Kasi nalaman ko, marami pala ang interesado o may gusto sinalaman ng channel ko kahit iba-iba ang laman nito. Sa videong ito ay babahagi ko sa inyo ang ginawa ko at ang nangyari sa channel ko kung bakit ko naabot ang 5,000 subscribers. Unang tip, iwasang gumawa ng general channel. Ano po yung general channel? Alam nyo, masarap ang pinakbet. Lalo na kapag iba-iba ang sahog nito. Iba't ibang gulay, samahan mo pa ng bagnet. Masarap din ang halo-halo, lalo na pag maraming minatamis ang ingredients at hindi tinipid ang gatas. Pero alam nyo ba na sa mundo ng YouTube ay hindi pwede ang halo-halo? Kailangan mong mag-focus sa isang topic lamang. Noong bago pa lamang ako sa YouTube, ay ginawa ko rin yan. Iba't ibang topics ang pinost ko. Then, mayroon akong video na in-upload na umabot ng 1,000 views. Sabi ko sa sarili ko noon, dito na ako mag-focus, dito na ako mag-concentrate. That video was all about cultural dances, a presentation. Pero ang problema, saan ako kukuha ng i-upload ko na video na katulad ng sa videong iyon? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mayroong mga nagsasayaw dyan na pwede kong i-video. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mayroong piyesta na kung saan maraming mga presentation ng mga sayaw. Then, pinanghinaan ako ng loob. Once a month lang ata ako mag-upload ng video noon. Then, may isang time na may festival sa kabilang bayan. At isa sa mga tampok na activity noon-doon ay yung motocross. Nag-upload ako ng video, mga 2 o 3 yata, ng mga lumilipad na motor, pati na ng lumilipad na tao. And to my surprise, nakagain iyon ng 10,000 views. So, masayang-masaya ako at the time. Eto na. 1,150 pa lamang yung subscribers ko noon. Then problema na naman, saan ako kukuha ng video? Yung 10,000 na views noon, malayo pa yon. Kasi very short lang yung video noon, malayo pa para makuha ko yung 4,000 watch hours na kailangan para ma-monetize ang aking video. Saan ako kukuha ng video? Nang i-video ko na nagmumotocross. Hindi naman araw-araw may nagmumotocross. Diba? So, wala na naman. Stop na naman yung pag-upload ko ng video. And then, one time, mayroon akong kaibigan, nag-text sa akin, sabi niya, bro, punta tayo sa bayan. Bili tayo ng halaman. Ako'y nagtaka,
kasi kasama ko rin siyang small YouTuber. Anhin mo ang halaman, sabi niya sa akin, yun ang ibablog ko. Thanks to this friend or thanks to this fellow. Kasi nagkaroon ako ng idea kung ano ang magiging laman ng channel ko. And then nagsimula na akong mag-video, gumawa ng mga video, in-upload ko, it's all about plants. Kung anong nandito sa environment namin, sa surrounding ng bahay namin, yun ang ibinivideo ko. As you could notice, dito sa likuran ko, may mga halaman dyan. Ang iba dyan na video ko na, na-upload ko na rin dito sa mundo ng YouTube. And from then on, naging halaman na. Halos every week, dalawang video ang ina-upload ko. And then, following week, dalawang video na naman. Meron pa yung time noon na araw-araw akong may ina-upload na video about sa mga halaman. And to my surprise, yung isa na ina-upload ko that was about 2 to 3 months ago, yung isang video na ina-upload ko ay umabot na noon ng... Ay, hindi pala, ganitong nangyari. One morning, siyempre, di ba, ang gagawin natin pag buka natin ng ating mata every morning, ang inhanap natin, cellphone, di ba? Then nag-check ako doon sa YouTube channel ko. Ako'y nabigla kasi 1,663 yung subscriber ko. Yun ang pagkakatandaan ko bago ako natulog. And then that morning, ako'y nagtaka. Anong nangyari sa channel ko? Bakit naging less than 4,000 na kaagad yung subscriber? Anong nangyari? And then, out of curiosity, nag-browse ako doon mismo sa channel ko, sa mga videos. And then, aha, ito pala yung video na pinapanood ng mga tao. At nag-subscribe din sila sa channel ko. Yung video, it's all about tuba-tuba. Yun yung video ko. And as of this video time, meron na siyang more than 250,000 na views. At nabigyan na rin ako ng libu-libong subscribers. So, ganun ang nangyari. Dapat na tayong mag-focus sa iisang topic. Dapat na tayong mag-focus sa iisang theme ng mga videos natin. If it's all about planting, it's all about planting. If it's all about plants, it must be all about plants. Dapat related yung gagawin natin. Para yung mga taong manunood ay hindi rin magkakandahilo-hilo kung ano nalaman ng ating channel. And then, next, we have to be happy with what we are doing. That is the next tip. Okay? Alam nyo, bashers are everywhere. So we should always be positive. Dapat maging positive tayo sa lahat ng pagkakataon. Kahit yung comment doon mismo sa channel mo ay mali or hindi maganda sa paningin mo, ang gawin mo pa rin, magsabi ka pa rin ng magic word. What is that? Thank you. Magpasalamat ka pa rin. At least, kahit pangit yung comment, sigurado mo nanood yan kasi alam niyang pangit. Diba? You have to be always polite. Alam niyo, marami sa mga nagko-comment, yung nire-replyan ko rin, kahit hindi maganda yung comment, thank you, pero nang ginagawa ko, nagre-reply pa rin naman sila, sinasabi, thank you rin for the information. Nakakataba pa rin ng puso kahit hindi maganda yung comment. Next, ito yung mali ko. We have to be consistent in uploading. Dapat pinag-isipan din natin yung content ng ating video. Meron isang YouTuber na nagsabi noon, ewan ko ba, marami yung mga YouTuber ngayon. Nag-video ng kung ano-ano na yun, tapos in-upload, tapos content creator na raw sila. Hindi ganon. So, dapat pag-isipan din natin. Our subscribers and our viewers needs quality content. Dapat din tayong mag-research. Now, yung i-upload naman natin hindi kung ano-ano. Gawain ko rin yon. Dapat hindi ano-ano. We have to make some researches. Ano ba yung mga searchable videos? If it's all about plants, ano yung trending na plants sa ngayon?
If it's all about sports, ano yung trending na sports sa ngayon? If it's all about farming, ano yung trending na topic sa ngayon? And then, mag-promote din tayo sa mga social media, like sa FB, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Be sure na mag-upload tayo. And then, next tip is, huwag mawalan ng pag-asa. You know, one subscriber per day is already good. Push lang yan. Lahat ng malaking malaking channel na mayroon ng napakamalalaking subscriber, lahat yan nagsimula sa zero subscriber. Malay nyo, yung first 20 views ng kanilang video, sila rin yun, di ba? Pero, look at how far they have gone. Di ba? Mula nung nagsimula sila, maliit lang yung channel, pero ngayon, napakalaki na. Let us be inspired sa kanilang mga channel. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maraming YouTuber dyan ang tingnan natin yung buhay. And then, the last one is, I think as Christian, this is the most important. We should always acknowledge the help of the heavens. We must learn to pray. Ipagdasal natin yung ginagawa natin, ipagdasal natin yung video natin na sana maraming manood. Ipagdasal natin, nabigyan tayo ng wisdom and intelligence ng ating Panginoon para makagawa pa tayo ng mga mas makabuluhang mga video. Marong mga content na kung saan magbibigay ng kaalaman at pag-asa sa ating mga manonood. Napakahirap para sa akin yung mag-abot ng 5,000 sa aking panaginip. Pero alam nyo, binigayan ni Lord ng napakakunting panahon. Dahil binigyan niya ako ng mga video na nag-trending, nagkaroon ng thousands and thousands of views and thousands of subscribers. Malayo pa yung daan na tahakin ko. Pero having 5,000 subscribers, like what I've said a while ago, is already a miracle. That is already a prayer answered. Diba? At dahil nagawa ko, alam ko, magagawa nyo rin. Good luck sa ating lahat. At kasama nyo ako sa journey ng pag-YouTube. Once again, do not forget to subscribe and click the notification bell for you to get updated sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at hanggang sa muli.